Hey guys, it's me again, Dublin. Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay meron na naman po akong i-share sa inyo. Kasi guys, may nakakuha na naman po ng malaking isda dito sa amin. So, i-share ko sa inyo guys kung paano po nakuha ang isda na yun. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginamit na hook, kung ano po yung size nito, yung nylon din po na ginamit, at saka kung gaano din po kalalim yung kanilang paghulog ng kanilang ginagamit na pampahuli ng isda. So, bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do watch, like kung nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka na sa next na video. So without further ado, let's do! So siya po mismo guys ang nakahuli ng isda na yan. Ang ginamit niya pong pain guys ay tambal lang po, kasi sabi nga po niya yung mga nakuha niya po na tamarong or yung mga matambaka po na nakukuha niya ay namamatay po lahat. So ang ginamit niya na pampain ito ay tambal lang po guys.
ang kinamit para makahuli ng isda sa laot. Pero isa lang po dyan ang nakakakuha ng malaking isda. Ang tawag po niyan dito sa amin guys ay pahawin. So comment down below guys kung ano naman po ang tawag niyo dyan. Para malaman ko din po kung ano pa ang ibang pangalan dyan. Sa dami po guys ng kanyang dinalang pahawin sa laot ay isa lamang po yung nakakahuli at ito lamang po yon yung maliit na ito. So ang ginamit niya po na nylon dito guys ay makikita niyo naman po na kulay blue na nylon and Yamato po yan guys. Then ang ano po yan guys, ang number po ng nylon na yan ay number 30 po. Then sa hook naman po na kanyang ginamit, ano lang po siya guys, masasabi ko po guys na man-made lamang po siya kasi ano lang po, pinapagawa lang po nila ang hook na yan. So, ang size po ng hook na yan ay ano lang po, number 3. Number 3 po ang size ng hook na yan. So, makikita naman po guys ang kaibahan ng man-made na hook, yung mano-mano po yung paggawa sa hook na yan kaysa dun po sa nabibili sa fishing store. So magkaiba po guys. Ito kasi parang medyo siya, medyo mataba po ang hook na ito kumpara po sa number 3 na hook na mabibili sa fishing store. And yung ano naman po guys, yung asero po na kanyang gamit, yung asero po guys yung maliit po na wire, stainless wire, maliit po siya. Yung number naman po ng kanyang ginamit na asero nito guys ay number 6. And katulad ng sinabi ko guys ay malalaman nyo din kung gaano po kalalim yung paghulog ng kanilang pamingwit. So yung lalim po guys ng kanilang paghulog ay nasa ano po, nasa 15 dipa po yung lalim ng kanilang paghulog. So araw na to ay napakaswerte po nila kasi sila lamang po yung nakahuli ng ganyan kalaki na isda. So later po ay malalaman na po nyo kung ilan pong kilo ang isda na yan. So keep on watching! Babag! 15. Uno. Bye di 4 untop. Di 4 untop loy. And that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan niyo at sana rin po ay makatulong ang video na ito. So kung meron po kayong gustong i-suggest guys or ipagawa para sa next na content, just comment down below. And para naman po sa mga gusto mo pa-shoutout, i-comment nyo na rin po para ma-shoutout ko na kayo sa next na video. And speaking of shoutout guys, shoutout na pala kay Jellison TV, Jellison or Gelison TV from Manila. So, once again guys, this is Dovlen saying, babush! Bye-bye!